Good morning sa ating lahat, mga kaibigan. Dito naman tayo sa ating usapang magmamano po. Tayo ho ay nagpapasalamat sa mga subscriber natin, sa mga naniniwala po. At saka kung sino pa man yung hindi pa nakapag-subscribe sa atin po, pwede na kayong mag-subscribe, i-hit yung notification bell para naman updated kayo sa lahat ng mga videos na ginagawa natin po. Ito'y usapang magmamanok lang, ito'y kasiyahan lang bilang isang magmamanok po. Good morning sa ating lahat po. Ngayon mga kaibigan, ang pag-usapan natin ngayon ay tungkol sa carbo loading. What is carbo loading? Ang carbo loading mga kaibigan ay yung magpapasok tayo ng carbohydrates sa manok po. Kasi itong carbohydrates mga kasabong ay pag ito ho ay natunaw mga kasabong ay ito ho ay glucose, magkaroon ng magproduce siya ng glucose mga kaibigan, that is a sugar na magbigay naman ng energy sa ating mga manok po. Yun ang dahilan kung bakit mayroong carbo loading mga kaibigan. Itong carbo loading naman mga kaibigan ay ginagawa ito during conditioning stage ng manok po. Pero sa akin naman dito mga kaibigan, tayo naman ay narinig naman natin yung mga carbo loading na yan sa mga derby mga kasabong, di ba? Pero sa mga ulutan lang, pwede pa rin yun mga kasabong. Kasi ako nga'y nagtaka mga kaibigan kasi nagbigay tayo ng carbo loading, nagpabigay tayo ng dextrose powder, nagbigay tayo ng sugar, baka madiabetic na yung manok mga kaibigan. Pero yun naman talaga ang ano mga kaibigan, pagdating ng ang iba mga kaibigan ay magbigay sila ng kasi ang binibigay diyan talaga mga kaibigan ay dalawa po, itong crackcorn at saka itong kanin po. Ito naman dalawang to ay carbohydrates mga kasabong at ito naman ay mag-produce ng sugar or glucose na magbigay ng enerhiya sa ating mga alagang manok po during conditioning time or stage po. Ito naman ay nakakatulong sa ating mga manok mga kaibigan na makapalabas po sa kanilang energy po bilang isang warrior mga kaibigan. Sa atin dito mga kaibigan, saan po kayo dito mga kaibigan? Itong crackcorn o itong ano po, kanin po? Kasi mga kaibigan, itong dalawang bagay na ito mga kaibigan ay talagang nahirapan tayo kung saan. Kasi itong kanin mga kaibigan, little lang ito lumalabas mga kaibigan, kadalasan talaga ay crackcorn ang ginagamit po. Sa aking side naman mga kaibigan, wala ho itong ato sa akin lang itong mga kaibigan. Dito po ako sa crackcorn po. Kasi ang crackcorn mga kaibigan ay pag makain na yun sa isang manok po, ay doon talaga sa ilalim ng kalubluuban nila matutunaw yun mga kaibigan. At saka doon magka-produce ng glucose or sugar mga kaibigan na tumatalaytay sa kanilang mga ano po, sa kanilang mga nerves po, ano yan. At saka doon makapalabas ng energy ang isang manok po. Ay, kasi naman itong kanin mga kaibigan na wala akong inaano na ano mga kaibigan, talagang magaling itong dalawang to mga kaibigan, itong crackcorn at saka kanin po. Ang kanin naman kaibigan na sa akin lang po ay iniluto na yan mga kaibigan. Kasi yung makatas niyan mga kaibigan sa pagluto niyan baka nalabas na ilabas na po sa ano, hindi lang ano mga kaibigan, pero yung kanin nandun pa rin yung ano mga kaibigan, carbohydrates eh. Kasi yung tao mga kaibigan, lalo na yung mga diabetic person po, ay talagang pinagbawalan na kumakain ng maraming kanin po, di ba? Kaya ito naman talagang ano, pero kung sa manok naman mga kaibigan, sa tingin ko itong crackcorn ang pinakamabigat na source of energy mga kaibigan. Sa akin lang mga kaibigan, kasi itong crackcorn hindi naman siya iniluto mga kaibigan. Ito'y tutunawin lang sa ilalim ng katawan ng manok po. At ito namang kanin mga kaibigan. Maganda siguro po din ito mga kaibigan kasi alam mo na pinagbawalan yung tao yun, lalo na pag makain ng manok mga kaibigan. Pero sa sistema, sa pangatawan ng manok mga kaibigan ay talagang nababagay ang crackcorn po. Depende na lang sa inyo mga kaibigan kasi itong pagbigay ng carbo loading iba-iba po. Ang iba magbigay ng 5 days before the fight, ang iba naman ay 4 days before the fight,
Ang iba naman ay 3 days before the flight. Ang pagbigay nito sa aking kalaman ng kaibigan ay itong 4 days before the flight, to 5 days, magbigay ka ng dalawang araw, 50 na corn or 50% na pilex. Pagdating ng 3 days before the flight, gawin mong 70% ang krakorn para talagang dumami yung ano mga kaibigan, yung source of energy na makuha ng isang manok po, 70%. At saka pagdating ng pinaka last day, example mga kaibigan, 20 days mga ganun mga kaibigan, kasi 21 days ang conditioning ng kaibigan, magbigay ang iba ng 90% krakorn, 10% na pellets po. Depende lang sa atin mga kaibigan kung anong ginagawa no, na ito'y pagbigay lang ito'y sa akin mga kaibigan ay kalinawan lang po para kung sino yung makarinig din sa atin ay baka isang tip din to mga kaibigan, pero sa akin ito mga kaibigan, maganda talaga yung 4 days, 5 days, magbigay ka muna ng 50-50 po, 50% na krakorn, 50% na pellet, so ano man yung ibigay nyo, pagdating ng 3 days before the fight, 70% krakorn, 30% na pellets. Pagdating na sa last day before the fight, 90%. At saka pagdating ng day of fight, mga kaibigan, pwede krakorn na yung ikain nyo mga kaibigan, papitik-pitik lang po, day of the fight. Pwede kung derby mga kaibigan, pwede na ipakainin sa umaga, pitik-pitik lang mga kaibigan, alam mo na. Iba-iba yung mga style ng conditioning ng isang manok po. Ayun lang mga kaibigan, 90% ng krakorn sa 20 days po. At saka sa day of fight, pwede krakorn pa rin mga kaibigan. Diba? Yun lang naman ang mga kaibigan. Kasi itong carbo loading mga kaibigan ay nakakatulong talaga ito sa source of energy na makuha sa ating mga manok po. At saka nagtaka din ako mga kaibigan, kahit nagbigay na, lagyan pa ng sugar po. Lagyan ang iba, lagyan pa ng sugar. Kasi naman mga kaibigan, itong kasing sugar, hindi ka na maghintay na matunaw o ano pa, kasi sugar na siya mga kaibigan . Maghalo ka ng kunting sugar, tip sa spoon lang, tapos krakorn, ganun mga kaibigan. Iba-iba kasi mga kaibigan, pero ang sa atin dito mga kaibigan, kung saan ka kumpante, sa krakorn man o sa kanin man, doon tayo. Pero sa side ko mga kaibigan, dito ako sa krakorn po. Pero kung sino man yung sa kanin din po, ay depende na sa atin yun mga kaibigan, kasi pareho lang naman siguro yun mga kaibigan. Pero sa akin, mas nagandahan po ako kung krakorn mga kaibigan, kasi ito'y tutunawin sa ilalim ng katawan ng manok at saka yung mga katas ng mga kaibigan na yung tinatawag nila na glucose, baka yun ang magbigay ng napakagandang energy po sa ating mga manok, kaibigan. Yan lang po, ito'y usapang magmamanok lang, pwedeng sundin, pwede ding hindi, pero ang pinag-usapan natin mga kaibigan, saan tayo kampante, pitok about carbo loading, sa kanin ba o sa krakorn. Depende lang sa inyo mga kaibigan, pero sa akin, krakorn po ang napaka the best po. Good morning sa ating lahat po.